Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang ng 72. Pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, "Sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Umayo kayo, sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Umaibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sa kanila ang kapayapaan, ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan, anin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong mapapalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, hanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo po ang lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay kapistahan ni San Timoteo at Tito o Titus. Kung maalala niyo po, kahapon ay pinagdiwang natin ng pagbabagong buhay o yung conversion ni Saint Paul o ni San Pablo. At makalipas po ang sabihin natin ilang taon na kanya pong pag-aaral na matuto sa salita mismo ni Kristo, itong dalawang ito ang ilan sa kanyang mga na-inspire, si Timothy at si Titus, na no, naging kasama ni San Pablo at mismong si San Pablo ang nagpatong ng kanyang kamay o nag-ordain para maging obispo itong si Timoteo at si Titus. So, ano ba ang pwede natin matutunan sa mensaheng ito? Lalo tigit, ipinahayag din sa Ebanghelyo ni San Lucas na yung pagsusugo o paghirang sa 72 pa. Bukod dun sa 12, meron pang 72 na pinauna ni Jesus sa bawat bayan na kanyang pupuntahan. At dito, maraming bilin, no? Hindi pwedeng magdala ng mga lukbutan, hindi pwedeng magdala ng ekstrang damit, sandalyas, wala silang ibang dadalhin. Maliban sa kapayapaan na ipinagkaloob ni Jesus sa kanila. Dahil ito lang ang pwedeng dalhin. Ito yung dapat na ibigay sa tao. So kung titingnan natin itong si Timoteo, si Titus, tapos itong mga alagad, siguro no, magandang mapagnilayan din natin kung sa puntong ito ng buhay natin, meron na ba tayong na-inspire?
na maging kabahagi ng misyon, ng pagpapahayag ng mabuting balita? Mayroon na ba kahit isa? O kung wala pa, tayo ba na-inspire na ng pakikinig natin kay Jesus? So kung nai-inspire, kasi hindi lang tayo basta, no, kasi ngayon ang daming tinatawag na mga self-proclaimed influencer. Pero in what way tayo nakaka-influence? Hindi kasi pwedeng yung gagawin lang natin yung gusto natin dahil malaya tayo, no? Meron tayong freedom of expression, pero kailangan din natin maging responsible kung tayo ba ay nakaka-inspire o ano ba. Kailangan din natin isipin, no? Tumatanda na tayo. Meron ba tayong nahihikayat na lumapit o mailapit kay Kristo, o hanggang ngayon nananatiling tayo pa rin, ako pa rin? Isip mabuti. Teka, kumbaga, no, ang goal natin, kahit isa lang. No, hindi naman sinasabi ni Kristo na, no, na libo-libo ang ating mahikayat. Pero yung malaking bagay na yun, kahit isa lang, no, na mapanumbalik sa Diyos o magbalik loob sa Diyos, magbago dahil sa nakikita sa atin. Isang magandang at matinding hamon na dapat natin tanggapin. Turiin natin, no? Nakakabuti ba tayo o nakakasama? Isip mabuti, ha? Mas mahirap din na abutan tayo ng panahon na wala tayo man lang ipipresent sa Diyos. Ito, isa, kahit isa lang. Yan lang naman target natin, no? Turiin natin ang ating mga pamumuhay, ang ating po mga pag-uugali, mga sinasabi, naririnig ng tao sa atin. Siyempre, hindi naman tayo didepende sa kung anong sinasabi o sasabihin ng tao, no? Ibang aspeto yun, ibang konteksto yun, no? Pero sikapin natin na talagang ang ating pong mga kinikilos at ginagawa ay makainganyo sa tao na makapagsimba rin, makapagdasal, at lalo tigit, makilala rin si Kristo. Amen. Manalangin tayo sa Diyos Ama ng liwanag upang maging tapat tayo sa ating bokasyon na maging ilaw ng sanlibutan. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.